Riders, bikers, tagal ko na wala sa vlog ko kasi may problema to kasing motor ilang buwan since na nawala ako sa vlog. So speedometer ko, yung pulang needle na yan, hindi lumalagpas ng 6. Pagka malapit na si 6, inipigap natin yung motor na to. So mga around pala yan, mga 50 kph, pinipigap na ako, hindi na ako makaangat ng speed na yun. Pag umaandar lang naman, pero pag naka-self-test ako, hindi naman, lumalagpas siya. Sumasagad yung maabot ng nodo, just yung pinayan. Unang pinagdalang ko ng magano ko nito, sabi yung sira nito is diaphragm. So mga time na yun, hindi ko alam kung anong purpose ng diaphragm na yun. Pinalitan. Tapos, tinest drive ko. Mali yung kabit nila. Wala siyang hatak. Lumalagpas na yung 6 yung needle ko nga, oo. Pero hindi naman pumipigak. Yun nga lang, ang bagay ko pa rin. So, doon ko nalaman yung purpose ng diaphragm. Sunod na ginawa dito is, sabi ang problema daw is, CDI. So, nag-research ko ang CDI daw, meron daw kasi nga rin ano. Limito. So, nililimit mo yung RPM, parang gano'n. So, kaya hindi ako nakalagpas ng 6. So, bumili ako ng CDI na worth 3,800. So, pagkabit ko nun ganun pa din. Hindi pa rin ako lumalagpas ng 6 dyan sa needle. Hanggang 50 kph pa rin ako, pumutugak na siya. So, ang sabi ng magani ko na sunod, ignition coil. Baka daw may tama na ignition coil ko. Bumili ko ng ignition coil worth 650 test drive, ganun pa din, hanggang 50 kph pa rin ako. So sunod na sabi niya, tater na raw ang problema ko. Baka daw kasi pagka binibirit na ako, rinakatos na ako sa kuryente. Posible, pero kasi ang laki na lang nagagastos ko. So bago ako mag-jump in dun sa stator na sinasabi niya, papalitan, syempre, pinalitan mo yun, change oil ka rin. Ngayon, kung magpapalit ako ng stator, bala ko sanang ipa full wave na rin to. So, dami ko pang nagastos yun. Hindi pa ako ready dun sa full wave. Financially. So, nag-test ako sa isang group page ng mga mekaniko sa Facebook. Iyuli ko yung nakahili na tamang problema kung bakit gano'n hindi ako makalagpas ng 50 kph. May nagsuggest na palitan ko daw ang mekaniko. Tapos may nagsuggest din na palinis ko rin yung pipe ko. Pumunta nga ako doon sa bagong mekaniko. Unfortunately, happen na. O medyo matagal din daw maglinis at magtono ng pipe. So later that night, may nagsuggest na ikuro yung grounding ko sa engine at sa body chassis. So kumuha ko ng multi-tester, yung meron magbibit kung may continuity. So, naghanap ako ng mayroong turnilyo dun sa engine. Tinap ko yung isang probe. Tapos isang probe, tinap ko sa turnilyo dun sa chassis. Tinap naman, tinap naman yung continuity. Meron naman, okay naman yung grounding. Takot yung missile bit niya. So, sabi ko, solid naman yung ano, grounding. So, hindi yun yung test ng problem ko. May nagsuggest na ano, i-check ko rin yung chip dun sa my card para tayo nakaangat. So hindi ko rin mabibirit yung motor ko kapag ka nakaangat yun. So I don't know how to do that. Pero chinek ko na inayos ko yung tabling ko yung diretso siya, yung hindi siya nababatak. Test drive, ganun pa rin eh. So nag-commit din, baka spark plug. Yung spark plug yun, dapat kahit na kasi ang testand ako, pumipigak. Actually, nagpalit na ako ng bagong spark plug. Pero ganun pa rin yun. Pansin ko lang doon sa lima kong spark plug. Basa siya, so parang rich yung ano niya, reading. So ganun nga ako, tinolo ito. Na-adjust ko yung AF mixture ko. Ganun pa rin siya after ilang weeks ng tanggal-tabit ng spark plug. After ilang weeks ng
part siya breathing, reach pa rin siya to the point na ginagawa ko siyang limb. Nakamataya lang ako ng ano, ng ako na. Tapos hirap mag-start. So, binalik ko sa tamang mga pag-start siya na maayos. Yung hindi siya may nakatayan. Ano ganun pa rin, which pa rin yung ano niya, yung reading ng spark plug. Meron na nag-comment din na need na ito, air filter per hour. Sabi ko, ha? Kung marayos yung center standard, ay dapat ganun pa rin itong air filter. Sige nga, patuloy natin itong comment na rin. So, binigay ko na air filter. Agabi yun, so ito na, air filter na. So, ang ganda na yung takbo ng motor ko. Pinomo ko pa rin to. Kasi parang ang uso kanina. So, yun. Pumalagpas na ako ng 50 kph. Walang mintis. Ilang buwan yun. Gano'ng katagal na wala. Ang daming pinalitan. Baya from CDI, ignition coil, tapos muntik ng palitan ng stator ko. Kasi air filter yun pala.